Yo! Welcome back to another video! At kung napanood niyo yung mga sunod-sunod kong in-upload, malamang napanood niyo yung mga videos ko about Kawasaki Big Bikes. Okay, pagpatuloy natin ang kwentuhan about Kawasaki Big Bikes. Let's just say, meron akong 1,000,000 piso. Hindi, wag palang 1,000,000. Ah, sige, let's just say meron akong ₱800,000. Okay. Ano yung bibilhin ko? Yung Z900 o yung Z1000? Okay. Now, ang Z900 saka ang Z1000, halos magkapareho na lang yung motor na yan, pero marami din naman silang pagkakaiba. Okay, isa-isahin natin. Pareho silang inline 4. Buti na lang, nakita ko siya. Nagpasalamat naman siya. Okay, pareho silang inline 4. Pareho silang naked bike. Pareho silang upright riding position. Pareho sila ng ilang bang mga components. Pareho sila ng comfort. Pareho sila ng ergonomics. Z900 saka Z1000. So, yung price nila hindi lumalampas sa 800,000 pesos. Kung meron akong 800,000 pesos, so alin ang bibilin ko? Okay. Ang Z900 ngayon, yung mga bagong labas na Z900, maganda yung kanilang electronics package. Meron silang mga electronic features na wala sa Z1000. Ngayon, ako, hindi ako fan ng mga display. Wala akong pakialam kung anong itsura ng display. Basta't yung display ay gumagana, okay sa akin yun. Pero, ang Z900 kasi is TFT display na. Color TFT display. Ang Z1000 ay yung ordinary na LED display. So, yun yung isa sa mga difference nun. Now, yung in terms of performance, hindi na ako masyadong magko-complain sa difference nila sa displacement. Kasi again, for the streets, yung power ng 900cc at saka yung power ng 1000cc, they're both overkill for the streets. Sobra na 'yon. Madaling ng sumibat ang mga ganong motor, malalampasan ka agad ang speed limit. So hindi ako masyadong particular sa horsepower and torque, lalo na kung ang displacement nila is sobrang ganon magkalapit na 900cc tas 1000cc. But anyway, ang performance para sa akin na iniisip ko is yung performance ng kanilang suspension. Kasi ang Z1000 ay, bakit parang alangan ang paso ko? Yung Z1000 from the factory sa halagang 800,000 pesos ay meron ng Ohlins and Brembo components. Although, ito, hindi ako masyadong magiging masaya na naka-Ohlins. Wow, naka-Ohlins, naka-Brembo. Kasi nung nakita ko, oo, Ohlins nga, oo, Brembo nga, pero sila yung, hindi naman talaga sila yung high-spec na Brembo at saka high-spec na Ohlins. Kumbaga, sa linya ng Ohlins at sa linya ng Brembo, eh sila yung nasa lower bracket. Kumbaga parang entry-level Brembo, entry-level Ohlins suspension. So, parang naisip ko, eh, di bilhin na lang yung Z900, tapos, yung natitirang pera, yung matitipid na pera, bibili na lang ako ng mga mid-spec na Ohlins or mid-spec na Brembo. Actually, come to think of it, for the street, eh, hindi ko naman talaga kinakailangan ng Ohlins tsaka ng Brembo. Siguro ganito na lang, dun sa Z900, kung yun ang bibilin ko, bibili lang ako ng performance brake pads. Sapat na yon for the streets at pwede ko pang dalhin sa racetrack. And dun sa suspension, I will probably just
buy ano na lang, siguro any suspension inserts, kasi napakaraming aftermarket support ang Kawasaki pagdating sa suspension. So fork inserts, or papalitan ko yung shock ng fully adjustable from K-Tec, from lower brands na hindi kasing popular ng Ohlins, pero it will give me the performance that I need for track riding. Or track riding, ilang beses ba ako magta-track day sa isang taon? Baka maswerte na ang dalawa. So the Z900 as it is a good bargain compared to the Z1000, na sabihin mang naka Ohlins, naka Brembo, pero in yung mga tipong lower Ohlins, lower Brembo, so nasabi lang na may pangalan. Anyway, pero iisipin mo pa rin, kasi mas maraming support, mas maraming group support, mas maraming online support, mas maraming resources ang available para sa Z1000. Kasi yun ang mas popular, mas maraming bumili nun kaysa sa C900. Kaya ang Z900 medyo mabibitin ka sa group support or online support or research, kasi marami nga ang nag-iisip na bibili ka na rin lang ng liter bike, di yung Z1000 na kaysa sa Z900. Magkakatalo na lang yan kung matetest ride ko yung dalawa back to back, at malalaman ko kung alin sa dalawang yon ang from the factory ay maganda na ang timpla ng ride at saka ng performance ng kanyang handling. Ba yun? That's the Z900 and the Z1000 from Kawasaki. Dalawang maayos na naked bikes na, I mean, you will never go wrong. You cannot go wrong regardless kung alin ang bilhin mo. Kung bilhin mo yung Z900 o yung Z1000. But pag napatingin ka sa showroom ng Wheeltech sa Buendia, ng Kawasaki Wheeltech sa Buendia, pag inalis mo yung tingin mo dun sa Z900 tsaka sa Z1000, mapapatingin ka ngayon dun sa Z900 RS. Yun yung medyo may pagka-classic cafe racer. So mapapatingin ka, may makikita kang W800. It's a classic bike naman, na talagang yung dalawang yun, yung mga tipong pangpormahan yun. Yun yung tipong pag pumunta ka sa motor street at pag umikot ka, hindi pwedeng walang titingin sa dalawang motor na yun. Alright, so sa isang video, pagkwentuhan natin yung dalawang yun. Alright, ito, kukumpletuhin ko muna ang mission ko. Extraction ni Commander para maiuwi ko na sa bahay dahil hinahanap namin ng mga anak ko. Thank you so much for joining me on my video. Sunod-sunod yung upload ko, wala. Pag gumagawa ako, pag nakaisip ako ng idea, nire-record ko na kaagad, ina-upload ko na kaagad. Again, this is old school vlogging. Sana na-appreciate nyo, at maraming salamat sa mga nakaka-appreciate. Hindi ko na kayo pipilitin na mag-like, mag-subscribe, at mag-click ng bell icon. Hindi na. Ang sa akin lang is, bigyan nyo naman sana ako ng feedback, or suggestion, or comments, or kahit anong masasabi nyo sa comment section. Baka meron kayong suggested topic na pwede kong gawa ng video, kung magagawan ko ng paraan, kung kakayanin ng aking kakayanan. Baka meron kayong gustong itanong. Mas na-appreciate ko yung feedback. Mas ma-appreciate ko yun kesa sa likes, kesa sa subscribe, kesa sa bell icon. Mas ma-appreciate ko yun kesa sa... Diyos ko, na-distract ako kay ate. Ang sexy naman niya, naglalakad sa ulanan. Diyos ko, kung may payong lang ako, papayungan ko si ate. Kawawa naman, basang sisiyo. My God, wet na wet. Anyway! Ang pagkakasexy naman kasi yung kanyang katawan talaga, parang mahihiya ang Coca-Cola. But anyway, ayun, feedback. Mas na-appreciate ko yung feedback. Mas na-appreciate ko yung feedback kesa sa kung ano-ano. Thank you so much again. I will see you on the next video dito sa Man Cannot Ride.